Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating panahon. Lumabas sa screen ng TV ang kanyang mukha. Napatiimbagang siya. Pagkuwan ay pilit na kinalma niya ang kanyang sarili. Sinikap niyang makailip kahit sandali. Nais niyang ipahinga ang kanyang isip at katawan. Pagod na siya. Pagod na pagod. Alam kong maaasahan kita palagi, kuya. Nakangiting sabi niya pabulong. Pero hindi ibig sabihin nito na pabor ako sa gagawin mo. Gusto ko lang matiyak ang kaligtasan mo kaya pumayag ako. Baka ihulog ka lang ng mga taong kakasabutin mo rito. Anito. Niyakap niya ito. Alam ko, maraming salamat. Huwag mo pa akong pasalamatan, hindi ka pa nakakalabas. Nag-aalala lang ako. Kapag nalaman ng papang kasabot ako at may mangyaring masama sa iyo, ay ako ang malilintikan. Alam mo kung gaano ka kamahal ng old man. Sabi nito. Oo, kaya nga gusto kong linisin ang aking pangalan. Hindi lang para sa akin, kundi na rin para sa ating pamilya. Kabisado na niya ang plano. May mga kasama siyang tatakas, pero mga decoys lang ang mga iyon. Pampagulo. Lahat ng mga kasama niyang tatakas ay nabayaran na. Dumating ang taktang oras. Sinadya ng guard na hayaang buksan ang pinto. Nagpasikot-sikot sila sa mga exit doors hanggang sa makarating sila sa labas. Naroon na at naghihintay ang sasakyang susundo sa kanya. Si Alex mismo ang susundo sa kanya. Umugong ang sirena. Kasunod ang sunod-sunod na mga putok ng Armalite. Parang gusto niyang makonsensya. Bahali ka ng mga kasama niya. Ngunit nanaig ang pananasa niyang makatakas. Salamat, pare. Aniya sa gwardyang naghatid sa kanya sa labas. Mabilis siyang tumakbo. Pagkuwan ay narinig niya ang gwardyang sumikaw ng Tigil! Lumingon siya. Nakatutok sa kanya ang baril nito. Nagtaka siya. Pagkuwan ay mabilis uli siyang tumakbo. Binaril siya ng gwardya. Humaging sa ulo na niya ang bala. Ngayon ay tiyak na niyang sadyang babarilin na siya ng gwardya. Nagpa-ekis-ekis siya ng takbo ngunit nahagip siya sa kanyang balikat. Hindi niya pinansin iyon. Malapit na siya sa kinaroroonan ng sasakyan nang biglang lumitaw si Alex at itinutok nito sa kanya ang baril nito. Alex! Sigaw niya. Hindi niya tiyak kung imahinasyon lang niya iyon. Ngunit sa tingin niya ay sandaling nag-atubili ito bago nito ibinaba ang baril. Sinalubong siya nito. Mabilis siyang isinakay sa pick-up at lumayo na sila. May tama ako. Aniya, tutop ang kanyang balikat. Nagmura ito. Tiwuragan nito ang isang kaibigang doktor. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang townhouse sa Pasay. Dito ka muna, sa isang kaibigan ko ito. Nasa ibang bansa siya ngayon. Magiging ligtas ka dito. Papunta na si Doc Michael. Hindi na nagulat si Michael nang makita siya nito. Buti at daplis lang. Mababaw lang ang tama, anito. Ginamot at inahin nito iyon. Binigyan siya nito ng antibiotics at pain relievers. Inihatid ito ni Alex sa pinto nang magpaalam na. Binalikan siya ng kapatid. Narito ang lahat ng mga kailangan mo. Sandaling maging ligtas ka dito. Ipinagdala kita ng mga gamit. Nasa kwarto sa itaas. Binigyan siya nito ng pera at cellphone. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Nasa phonebook na ang numero ng CP ko. At narito ang iyong credit card. Ipinagbukas kita ng bagong account sa bagong pangalan. At narito ang iyong bagong ID. Baka kailanganin mo iyan. Nang mabilanggo siya, ay na-freeze ang lahat ng assets niya, pati pera niya sa bangko. Si Alex ay isang napaka-organisado at sistematikong tao. Kapag gumawa ito ng plano, ay walang nakakaligtaan ito hanggang sa kaliit-liitang detalye. Kaya nga mahusay na manager ito. Hindi sila tunay na magkapatid. Bata pa siya nang mamatay ang kanyang ina. Pagkaraan ng 2 taon ay nag-asawa uli ang kanyang ama. Sa Tita Edith niya, may love child ito, si Alex. 12 years old siya at 40 na si Alex nang magpakasal ang kanyang mga magulang. Inadopt na legally ng kanyang papa si Alex pagkatapos ng kasal. Kaya, kardasto na din ang apelyado nito. Dahil teenagers na sila noon ay may kanya-kanyang barkada na sila kaya hindi sila ganoong naging malapit sa isa't isa. Ngayon lang niya napatunayang hindi man sila tunay na magkadugo ay hindi naman mapapasubalian ang pagiging kapatid nito sa kanya. Pag alis nito ay inilak na niya ang gate at ang main door.
Nilagyan niya ng plastic ang sugat niya, saka siya naligo. Ilang beses siyang nagsabon, pagkatapos ay inilagay niya sa plastic bag ang kanyang pinagbihisan. Itatapon niya iyon sa malayo. May sarili siyang plano. Nagbihis siya ng damit panlakad. Naglagay siya ng mga gamit sa maliit na shoulder bag. Paglabas niya ng townhouse ay sumakay siya sa taxi at nagpahatid sa isa sa mga motel sa Pasay. Kumuha siya ng kwarto para sa 2 araw. Alam niyang maglista siya doon sa lugar na iyon. Nagising siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Alex. Nasaan ka? Bakit ka umalis ng townhouse? Ayokong madamay ka. Ako nang bahala sa sarili ko. Aniya. Anong plano mo ngayon? Tanong nito. Hahanapin ko ang pumatay kina Anna at Jameson. Aniya. Saan? Paano? Hindi ko pa alam. Ngunit hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahanap. O sila. Aniya. Agad niyang tinapos ang pakikipag-usap dito. Wala pa siyang 1 oras sa silid ay parang hindi na siya makahinga. Ipin na siya niyang sa labas na lang siya magkape. Isinukbit niya ang kanyang shoulder bag at lumabas siya. Bumili siya ng tabloid. Balita ang ni-raid ng mga pulis ang townhouse na pinagdalhan sa kanya ni Alex. Hindi siya gaanong lumayo sa motel. Pagkaraan ng 1 oras ay dumating ang mobile car, kasunod ang pick-up ng pulis. Pumasok ang mga ito sa motel. Napamura siya. Mabilis siyang lumayo mula sa pook na iyon. Tinawagan niya si Alex. Nasundan ako ng pulis. Aniya. Nasaan ka? Tanong nito. Hindi na niya ito sinagot. Agad niyang pinatay ang cellphone. Muling nagring iyon. Huwag mong i-off ang cellphone mo. Ani Alex. Gagawa ako ng paraan. Namataan niya ang 2 pulis na palingalinga. Mabilis siyang humalo sa karamihan ng tao. Nang may makita siyang ATM stall, ay agad siyang nag-withdraw ng pera. Kailangan niya ng maraming cash. Bawat automated teller machine na madadaanan niya ay nag-withdraw siya hanggang sa makaipon siya ng sapat na halaga. Kalalabas lang niya ng huling bangkong pinag-withdrawan niya ay narinig niya ang sirena ng mobile car. Sa buong maghapon ay tila lagi nakabuntot sa kanya ang mga pulis. Axel? Lumabas siya mula sa kanyang pinagkukublian at nilapitan niya ito. Paring Hugo? Sinalubong siya nito ng yakap. Kapwa sila napalinga sa paligid. Nakahinga ng maluwag nang makita nilang walang tao sa paligid. Agad nitong binuksan ang gate. Pinauna siya nitong pumasok bago ito bumalik sa kotse at ikinarahi iyon. Sa loob ay naglabas ito ng 2 bote ng San Miguel beer mula sa ref. Iniabot ito sa kanyang isa. Paring Axel, pwede bang dito muna ako kahit ngayong gabi lang? Aniya rito. Sige pare, sabi naman ito. Salamat, Aniya. Alam niyang hindi siya mapapahindian nito. Pare, ano bang nangyayari sa kumpanya ninyo? Tanong ni Axel. Nasa terrace sila sa 2nd floor ng bahay. Nagiinuman. Bakit pare? Kunot noong tanong niya. Walang sinasabi sa'yo si Alex? Umiling siya. Tuwing tinatanong niya si Alex tungkol doon ay lagi nitong sinasabing wala siyang dapat alalahanin dahil maayos naman ang takbo ng lahat. Marami silang ongoing projects sa pamahalaan at sa private sector. Bago siya nakulong ay nakapagpasara pa siya ng 2 million contract ng construction ng mga tulay sa Palawan. Nakakuha na sila ng 15% mobilization para sa nasabing kontrata. May alingaungaw sa mundo ng negosyo ng inyong kumpanya ay nasa malaking problema. Problema? Bakit? Tanong niya. Hindi raw nakakabayad ang RCDC sa mga creditors at suppliers. Sa isang banda, lahat naman ng kumpanya ay apektado sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng bansa sa ngayon. Paano nangyari iyon? Tanong niya. Napakaganda ng negosyo bago ako makulong. Alam kong magaling na manager si Alex. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Nang makulong siya, ay parang lalong lumala ang sakit ng kanyang ama. Tuluyan ang ipinaubaya kay Alex ang pamamahala sa negosyo ng pamilya. Isang mahinang tawa ang pinakawala ng kaibigan niya. Huwag masyadong magtiwala sa iyong stepbrother, pare. Baka isang araw, magising ka na lang na wala na ang negosyong pinaghirapang ipundar ng mga magulang mo. Sabi nito. Hindi lang dito niya narinig ang salitang iyon. Narinig kong nagyayabang siya sa mga kaibigan niya sa clubhouse na darating ang araw na mapapasa kanya na raw ang lahat ng kayamanan ng mga kardasto. At wala siyang pakialam kung sino man ang nakakarinig nun. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sandali, kakausapin ko siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nasaan ka na? Tanong agad ni Alex sa kabilang linya. Hindi niya isinagot iyon.
Bakit hindi mo sinasabi sa akin may problema pala sa kumpanya? Tanong niya rito. Sino nagsabi sa'yo? Balik nito. Hindi importante kung kanino ko man alaman. Nagpabuntong hininga ito. Mayroon kang higit sa sapat na mga problema sa iyong sarili. Ayoko nang dagdagan pa inon. Anyway, walang hindi malulutas sa katagalan. Nagkaproblema lang ng kaunti sa mga construction sites dahil hindi tayo nagbibigay ng revolutionary tax. Medyo hinaharas tayo ng mga taong labas. Nadelay ang construction, nadelay ang collection, kaya hindi rin tayo nakapagbayad ng mga creditors at suppliers. Pero nakausap ko na sila. Handa silang paliwigin ang ating mga credit lines. Sa susunod, ipaalam mo sa akin kung ano ang nangyayari sa opisina. Sabi niya. Nangako ito. Kinumusta siya nito. Ang sugat niya sa balikat. I'm okay. Aniya. Pinatay na niya ang cellphone. Nagpatuloy sila sa pagiinuman at pagkukwentuhan ni Axel. Nagkatig-anim na boteng beer sila. Inantok na siya. Papasok na sana sila sa loob nang makita niya ang flasher ng mobile car na parating. Agad siyang kinutuban. Sa tingin ko, kailangan ko nang umalis, pare. Sabi niya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Axel. May mga pulis na parating. Hindi tayo sigurado kung dito sila pupunta. Sabi nito. Ngunit ayaw niyang magbaka sakali. Nagpaalam at umalis na siya. Ngunit hindi siya lumayo. Nagkubli lang siya sa di kalayuan. Natanaw niyang huminto ang mobile car sa harap ng townhouse ni Axel. Hustong may dumaang taxi. Agad na pinara niya iyon. Palayo na siya nang mapatingin siya sa kotseng kasalubong. Kotse ni Alex? Hindi niya tiyak dahil mabilis ang takbo niyon. Napasandal siya sa upuan. Kahit saan siya magpunta ay nakasunod ang mga pulis. Hindi tuloy siya makagalaw ng husto. Naalala niya ang sinabi ni na Axel at Roldan. Parang nais sa tuloy niyang magduda kay Alex. Kung kay Alex siya mawawala ng tiwala, kanino pa siya maaari magtiwala? Kinuha niya ang cellphone niya. Tatawagan sana niya si Axel para malaman ang nangyari, ngunit low battery na iyon. Bumaba siya sa mataong lugar. Tinawagan niya si Alex sa public phone. Sinabi nitong galing aroon ng mga pulis. Wala silang dalang search warrant kaya hindi ito sila nakapasok. Pasensya ka na pare, hindi ko alam kung paano nila ako nasundan. Sino-sinong nakakaalam ng number ng cellphone mo? Tanong nito. Electronics and Communication Engineer ito. An electronics wizard na konektado sa isang malaking cellphone company sa bansa. Si Alex lang, siya ang nagbigay sa akin itong cellphone. May palagay ako kung bakit lagi ka nasusundan ng mga pulis. Kung alam niya ang numero at lagi bukas ang iyong cellphone, madaling matutunto nila kung nasaan ka. Ipaniliwanag nito kung paano ginagawa iyon. Mabuti pa ay magpalit ka ng SIM. Samantala, i-off mo muna ang cellphone mo para huwag kang masundan. Lalo siyang naguluhan. Magdamag na siyang walang tulog. Bago mag-alas 5 ay nasa harap na siya ng bahay ng kanyang tiyo Marvin sa Taguig. Kumunot ang noo nito nang palapit na ito sa gate pagkatapos niya mag-doorbell. Hugo? Mabilis na hinila siya nito papasok sa bahay. Saka pinatay ang ilaw sa sala. Hugo, bakit ka pumarito? Alam mong delikado. Sabi nito. Pasensya na ho kayo, Tio Marvin, Tia Myla. Sabi niya sa tiyahin na lumabas mula sa kusina. Maging ito ay natakot nang makita siya nito. Nais ko lang ho sanang makausap si Arnold. Marami silang ongoing projects sa pamahalaan at sa private sector. Bago siya nakulong ay nakapagpasara pa siya ng 2 million contract ng construction ng mga tulay sa Palawan. Nakakuha na sila ng 15% mobilization para sa nasabing kontrata. May alingaw-ngaw sa mundo ng negosyo ng inyong kumpanya ay nasa malaking problema. Problema? Bakit? Tanong niya. Hindi raw nakakabayad ang RCDC sa mga creditors at suppliers. Sa isang banda, lahat naman ng kumpanya ay apektado sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng bansa sa ngayon. Paano nangyari iyon? Tanong niya. Napakaganda ng negosyo bago ako makulong. Alam kong magaling na manager si Alex. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Nang makulong siya, ay parang lalong lumala ang sakit ng kanyang ama. Tuluyan ang ipinaubaya kay Alex ang pamamahala sa negosyo ng pamilya. Isang mahinang tawa ang pinakawala ng kaibigan niya. Huwag masyadong magtiwala sa iyong stepbrother, pare. Baka isang araw, magising ka na lang na wala na ang negosyong pinaghirapang ipundar ng mga magulang mo. Sabi nito. Hindi lang dito niya narinig ang salitang iyon. Narinig kong nagyayabang siya sa mga kaibigan niya sa clubhouse na darating ang araw na mapapasa kanya na raw ang lahat ng kayamanan ng mga kardasto.
at wala siyang pakialam kung sino man ang nakakarinig nun. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sandali, kakausapin ko siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nasaan ka na? Tanong agad ni Alex sa kabilang linya. Hindi niya isinagot iyon. Bakit hindi mo sinasabi sa akin may problema pala sa kumpanya? Tanong niya rito. Sino nagsabi sa'yo? Balik dito. Hindi importante kung kanino ko man alaman. Nagpabuntong hininga ito. Mayroon kang higit sa sapat na mga problema sa iyong sarili. Ayoko nang dagdagan pa inon. Anyway, walang hindi malulutas sa katagalan. Nagkaproblema lang ng kaunti sa mga construction sites dahil hindi tayo nagbibigay ng revolutionary tax. Medyo hinaharas tayo ng mga taong labas. Nadelay ang construction, nadelay ang collection, kaya hindi rin tayo nakapagbayad ng mga creditors at suppliers. Pero nakausap ko na sila. Handa silang paliwigin ang ating mga credit lines. Sa susunod, ipaalam mo sa akin kung ano ang nangyayari sa opisina. Sabi niya. Nangako ito. Kinumusta siya nito. Ang sugat niya sa balikat. I'm okay. Aniya. Pinatay na niya ang cellphone. Nagpatuloy sila sa pagiinuman at pagkukwentuhan ni Axel. Nagkatig-anim na boteng beer sila. Inantok na siya. Papasok na sana sila sa loob nang makita niya ang flasher ng mobile car na parating. Agad siyang kinutuban. Sa tingin ko, kailangan ko nang umalis, pare. Sabi niya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Axel. May mga pulis na parating. Hindi tayo sigurado kung dito sila pupunta. Sabi nito. Ngunit ayaw niyang magbaka sakali. Nagpaalam at umalis na siya. Ngunit hindi siya lumayo. Nagkubli lang siya sa di kalayuan. Natanaw niyang huminto ang mobile car sa harap ng townhouse ni Axel. Hustong may dumaang taxi. Agad na pinara niya iyon. Palayo na siya nang mapatingin siya sa kotseng kasalubong. Kotse ni Alex? Hindi niya tiyak dahil mabilis ang takbo niyon. Napasandal siya sa upuan. Kahit saan siya magpunta ay nakasunod ang mga pulis. Hindi tuloy siya makagalaw ng husto. Naalala niya ang sinabi ni na Axel at Roldan. Parang nais na tuloy niyang magduda kay Alex. Kung kay Alex siya mawawala ng tiwala, kanino pa siya maaari magtiwala? Kinuha niya ang cellphone niya. Tatawagan sana niya si Axel para malaman ang nangyari, ngunit low battery na iyon. Bumaba siya sa mataong lugar. Tinawagan niya si Alex sa public phone. Sinabi nitong galing nga roon ng mga pulis. Wala silang dalang search warrant kaya hindi ito sila nakapasok. Pasensya ka na pare, hindi ko alam kung paano nila ako nasundan. Sino-sinong nakakaalam ng number ng cellphone mo? Tanong nito. Electronics and Communication Engineer ito. An electronics wizard na konektado sa isang malaking cellphone company sa bansa. Si Alex lang, siya ang nagbigay sa akin itong cellphone. May palagay ako kung bakit lagi ka nasusundan ng mga pulis. Kung alam niya ang numero at lagi bukas ang iyong cellphone, madaling matutunto nila kung nasaan ka. Ipaniliwanag nito kung paano ginagawa iyon. Mabuti pa ay magpalit ka ng SIM. Samantala, i-off muna ang cellphone mo para huwag kang masundan. Lalo siyang naguluhan. Magdamag na siyang walang tulog. Bago mag-alas 5 ay nasa harap na siya ng bahay ng kanyang tiyo Marvin sa Taguig. Kumunot ang noon nito nang palapit na ito sa gate pagkatapos niya mag-doorbell. Hugo? Mabilis na hinila siya nito papasok sa bahay. Saka pinatay ang ilaw sa sala. Hugo, bakit ka pumarito? Alam mong delikado. Sabi nito. Pasensya na ho kayo, Tiyo Marvin, Tiyo Myla. Sabi niya sa tiyahin na lumabas mula sa kusina. Maging ito ay natakot nang makita siya nito. Nais ko lang ho sanang makausap si Arnold. Matagal nang hindi umuwi si Arnold. Sabi ng kanyang tiya. Saan ho ba siya naka-assign ngayon? Tanong niya. Southern Tagalog. Nung huling tawag niya ay nasa Batangas siya. Sabi ng kanyang tiyo. Paano ko siya makokontak? Tanong niya. Ibinigay ng kanyang tiyo ang numero ng telepono. Sa opisina yata yan. Mag-iwan ka na lang ng message sa operator. Tsempo-tsempo lang kung makakausap mo siya ng personal. Nasa mukha ng mga ito ang relief ng magpaalam na siya. Undercover agent si Arnold sa CIS. Madalas na nasa assignment. Bihirang magtagpuan ito sa bahay. Bumili siya ng bagong SIM card at tinawagan ang numerong ibinigay ng kanyang tiyuhin. Operator ang nakasagot. Nag-iwan siya ng message. Contact me, ASAP, at this number. Iniwan niya sa operator ang bagong numero ng kanyang cellphone. Kumikirot na naman ang sugat niya. Kailangan na niyang magpahinga. Kung hindi, ay babagsak na siya. Tinawagan niya si Roldan.
may 2 buwan na buhat nang pauwiin niya ito sa Batangas. Darating ako, sabi niya rito. Habang patungo siya sa istasyon ng bus ay tumawag siya sa opisina sa public phone. Hinanap si Tita Marita, ang kanyang sekretarya. Dating sekretara ito ng lolo niya nang itatag nito ang construction company. Nang mamatay ang lolo niya sa isang car accident, ay nalipat sa papa niya ang pamamahala sa kumpanya. Kasama si Tita Marita. Nang magretiro ang papa niya ay kinuha rin niya ito. Ito ang pinakamatagal na naglingkod sa kumpanya. I'm sorry sir, ngunit si Mrs. Abaya ay hindi na konektado sa kumpanyang ito. Anang operator. Napakunot noo siya. Tinawagan niya si Tita Marita sa bahay, ngunit nagri-ring lang ang phone ito. Walang sumasagot. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Hindi pa retreatable si Tita Marita. At alam niyang mahal niya ang trabaho niya. Bakit umalis ito ng opisina? Magmula nang makulong siya, ay hindi pa niya nakakausap ito, na naiintindihan naman niya. Hindi niya pinuhintulutan ng ibang taong dumalaw sa kanya sa kulungan maliban sa kanyang abogado at ang kanyang immediate family. Maging ang kanyang mga kaibigan at malalapit na kamag-anak ay hindi niya pinuhintulutang makita siya sa kulungan. Bakit hindi sinasabi sa kanya ni Alex na wala na si Tita Marita sa kumpanya? Maraming mga hindi sinasabi sa kanya si Alex. Bumigat na ang talukap ng kanyang mga mata sa kawalan ng tulog. Bumiling siya paharap sa may bintana at may pinagbigyan ng kanya ang mga mata. Something fishy ang meron kay Alex mga kafelicidad sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Kawawa naman si Hugo. Sana maging maayos ang lahat. Abangan!